Hi mga panlasa! Welcome back to my channel! Ang ating gagawin ngayon ay ang mahablangka. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kindly click the subscribe and bell button para updated tayo sa lahat ng ating mga bagong recipes. Also see the description below para sa ating mga ingredients. Tara, simulan na natin! Una, ilagay na natin ng 4 cups ng coconut milk o yung pinigang niyog. At syempre, isunod na rin natin ang 1 can ng condensed milk. Any brand po, pwede natin siyang gamitin. Kunin natin lahat para syempre walang sayang. At para mas creamy ang ating mahablangka. Ayan. At pagtapos nito, isunod na rin natin ang mais o yung whole kernel corn. Ang brand naman na ginamit ko dito ay Del Monte. Pwede rin naman kayong gumamit dito ng cream corn. At syempre, isunod na rin natin ang ating 1/4 teaspoon of salt para may konting alat naman, hindi puro tamis lang. Haluin na natin hanggang mag-combine lahat ng ingredients. Haluin lang natin. Hanggang wala nang lumps or wala nang bubuo yung condense hanggang sa malusaw ito. Pagtapos nito, painitin natin ang kaserola or ang kung ano man ang gagamitin ninyo. At saka natin ilagay ang ating mixture ng mais condense at coconut milk o yung tinatawag nilang gata. Pagtapos nito, hintayin natin kumulo. Medium heat lang pala ang ating dapat gamitin sa apoy niya. O yung hindi masyadong kalakasan ng apoy para hindi masunog ang ating niluluto. Haluin lang natin hanggang sa ito ay kumulo. Hintayin natin kumulo. Kailangan din natin itong takpan para kumulo ito ng mas mabilis. Habang iniintay natin kumulo, ilagay na natin ang 1/2 cup of cornstarch. Ayan. At ilagay rin natin ang 1 can of evaporated milk. Any brand pwede nyo rin gamitin. Haluin lang natin ito ng mabuti. Hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo nito. Para hindi rin siya magbuo-buo pag inilagay na natin sa mixture natin na pinapakuluan kanina. Ayan, kung nakikita niyo po, ayan, medyo wala na siyang buo-buo. Gagawin ko dito is, sasalaan ko pa para siguradong wala na talaga siyang buo. Para hindi rin mapalpak ang ating ginagawa. Kahit isang beses na sala lang, pwede na. Ayan, kung nakikita nyo, okay na, wala na siyang buo-buo or lumps. Pwede na natin siyang iyalo sa ating mixture. Ayan, kumukulo na siya. Iahalo ko rin yung langis na nakuha ko sa latik kanina nung nagluto ako. Mapasarap din siya at para hindi dumikit, paglalagay na natin ang mahablangka sa lalagyanan niya mamaya. Haluin lang natin.
At ilagay na natin ng cornstarch at evap mixture. Ang nailagay na natin, dire-diretso lang natin ng halo ng 5 to 7 minutes or hanggang lumapot na yung texture at consistency na hinahanap natin. Ayan, at haluin lang natin nung walang tigil. Medyo lumapot na siya dito. Diretso lang ng halo. Medyo nahihirapan na ako maghalo. Sa tingin ko okay na. Ililipat na natin siya ng lalagyanan. Habang mainit pa guys, kailangan natin ilipat na ito agad. Para mas maayos natin siya at ma-flatten natin siya sa lalagyanan. Ilagay lang natin lahat hanggang sa makuha natin lahat. Ayan. Pantayin lang natin siya gamit ang spatula. At syempre ang toppings niya, ang latik. Budburan lang natin dito ng latik. Mas marami, mas masarap. Ubusin na natin lahat. 1 cup of coconut milk ang gamit ko dyan sa latik. Ubusin na natin lahat. At pagtapos niyan, i-refrigerate natin. So ito na guys, na-ref ko na siya. Hatiin na natin siya. Medyo sticky siya. Ito na siya guys, ang finished product ng ating creamy maha blanca. Sobrang sarap. Thanks for watching!